It's Ngern TV. So mga katropa, this is another busy day. Magre-repair ako nitong commode na to dahil masyadong mabagal mag-ipon ng tubig. So ang ano ko, ang sa tingin ko kaya ganoon dahil sira na yung ano ba yung tawag dito sa ganito? Yung parang pinaka-valve niya. So papalitan ko siya nito. Okay, patayin natin tubig. Okay, sarado na. Okay, tanggalin na natin yung hose. Pasensya na kayo, wala nang ibang view eh. Hindi niyo makikita yung actual action, pero papakita ko na lang. Okay, so natanggal ko na. Yung isa namang nag-hold nung papalitan kong ano. Okay, mga katropa. Ouch! So, ito po yung papalitan ko na yung nga ba tawag dito? Parang bug. Yan. Lagyan natin ang basahan dito para hindi masyadong kumalat ang tubig. Ayos! Okay! Naman. Ito na. Yung mga old parts na ganito, yung galing doon sa luma na device, pwede rin dito eh. So, usually yung mga ganito, sinesave ko yung mga parts. Tinatabi ko yan kasi who knows, baka mga ilangan, ganoon, di ba? So, okay, so ito yung butas. Ayun yung butas na paglalagyan ito. Papasok lang na. Pasok lang dito. Ayan. Ayun. Nakapasok na siya. Ihigpitan ko na lang siya doon sa ilalim. Okay. Kakabit ko na siya. Hand tight lang mga katropa. In my case, baka kailangan ko rin gumamit ng liabe kasi itong kamay ko eh, mahihina na eh. Mga muscles ko eh, give up na. Pwede na to eh. Okay, mga katropa. Ayos na. Okay, mga katropa, na-install ko na yung bago. Turn on na natin tubig. Tingnan natin baka kung may leak o ano. Yun, mabilis na ang tulo ng tubig. Ayun mga katropa, na-feel na siya.
mabilis. Okay, flash natin ulit. Flash natin. Okay, kailangan kong lagyan ng hose yun doon. Okay, medyo maaga masyadong namatay yung tubig. Mukhang kailangan i-adjust ko pa yung water level para umabot siya ng konti dito sa overflow. Okay. Okay, in-adjust ko ng konti yung height ng valve at ngayon titingnan ko kung paano siyang mapupuno. Okay, hindi pa rin siya umabot pero sa tingin ko ayos na to. Tama na yan. Hindi kailangan punong-puno saka hindi kailangan mag-apaw. Okay, so that one's done. Ayos! Okay, so ito na po yung final na ano niya na system niya. Ayun. Ayos na, tumataas ang tubig, mabilis. Tita natin. Ayun, ayos, ganda na. Itong anim na to mukhang kailangan ng ano, ilipat. Ililipat ko na siya habang nag germinate pa yung iba doon. Lipat ko siya sa paso. Okay, nilagay ko muna siya dito sa mga maliliit na pots na to. Later on, pagka lumaki-laki pa uli siya, dadagdagan ko na ngayon siya ng lupa. Okay, good luck! Okay, mga katropa, yung mga broccolis ko, ano na, nag-sprout na siya, oh. Oh. So, meron na akong lettuce, saka limang broccoli. And, yung mga ibang lettuce na nag-sprout na. Oh. Ayan, oh. Nag-umpisa ng mag-sprout na siya. And, ito naman, yun pa lang ang lima pa lang ang nag-sprout. Ayan. Okay. Let's go. Hello mga katropa. It's another day. At pakita ko lang sa inyo yung aking progress. 5 days na rin akong nagtatrabaho dito sa likod ng yard ko. And pasensya na kayo, hindi ko na i-record lahat kasi nga nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko, nakakalimutan ko mag-setup ng camera. Pero anyway, ito na yung natapos at nakita naman ninyo itong side na to. Kailangan ko pang linisin. Pero at least itong plot, ready na to. Linis na lang sa katambak ng lupa. Okay. So, meron na palang tumutubong mga ano rito, oh, bok choy. Ano ba yung pechay ba yun? Saka, itong ano, hindi ko matandaan kung ano tawag dito. Anyway, na i-transplant ko na uli yung ano, yung anong tawag dito? Lemongrass. Tapos pechay. Update nga pala dito sa mga pinapatubo kong seedlings. Okay. So, meron akong 6 na lettuce. Saka 5 broccoli. Itatanim ko doon. Pero bago ko itanim, palalaking ko muna siya ng husto dito sa pots. And, eto, dito meron pa. Okay. Tingnan natin to. Hindi ko pa na-check to eh. Yep. Ayun, may mga tumutubo na rin. Unti-unti. Ano ito? Cucumber. Saka, merong yata isang piece. Kale. Merong isang kale. Okay. Let's go. Okay, magta-transfer tayo ng mga seedlings. Thank you.
balat. Yung balat niya. Okay, so na-transfer ko na siya. Maghahalo ako ng ano, plant vitamin para didiligtan ko naman siya ngayon. Okay, so nagtanaw ako nitong fish and guano fertilizer. At ngayon, didilig ko siya dito sa aking mga bagong kanin. So, matagal-tagal na project to, mga katropa. More and more, nawiwili ako sa pagga-gardening. So, hopefully, merong kalalabasan tong project na to. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.